about your health, more about your health, and of course, specific ingredients or specific nutrients na mas makakatulong sa health natin that will support us in achieving true health, in maintaining great health. So before we start, please let me know if you can hear me, if you can see me, and if you can see my slides. So yan, so ang naka-flash sa screen ko ngayon would be Smart Health, get to know your vitamin C. So, ayan. So, the benefits of vitamin C to overall cellular function. So, please type yes kung nakikita nyo po yung screen ko, if you can hear me clearly, if you can see me, para I know that we're ready to learn this afternoon. Ayan. Sige, yes. Okay, nakikita. So, maganda yan. So, again, this is Smart Health. So, my USANA family, welcome to Smart Health. So, I am Mariel Perila, the pharmacist of USANA Philippines, and we will talk about vitamin C this afternoon. So, every Wednesday, iba-iba yung topics natin. Iba't iba yung pag-uusapan natin that will be beneficial for your health. But this time, ang focus natin would be vitamin C, di ba? Kung mapapansin nyo, sobrang sikat ng vitamin C nowadays. So, ito yung madalas naririnig. And if you can see our policy, di ba, na out of stock siya. Kasi vitamin C is an important vitamin for our body. And may, marami yung functions. Hindi lang for the immune system. Madaming nagagawa ang vitamin C for our body. Kaya, ang daming gumagamit ng vitamin C. So, studies have shown na that vitamin C is one of the most used vitamins here in the Philippines. Among any other vitamin. So, mas gamit na gamit yung vitamin C kasi napakadaming functions ng vitamin C. So, let's try to know more about vitamin C. So, simulan muna natin ano ba yung vitamin C. So, vitamin C is a water-soluble vitamins. So, itong vitamins na, ang ibig sabihin ng water-soluble vitamins is that mabilis siyang matunaw ng tubig. So, mabilis siyang ma-excrete ng katawan natin. So, kapag nag-ingest ka ng sobrang daming vitamin C, ang tendency, iiihi mo lang yan. Kasi water-soluble, highly water-soluble yan. In fact, meron tayong two kinds of vitamins. So, meron tayong water-soluble and meron tayong fat-soluble na vitamins. Ano yung water-soluble natin? Ito yung vitamin B and vitamin C. So, yan yung mga water-soluble. Ano naman yung fat soluble? Ito yung mga hindi siya agad-agad na i-excrete sa katawan natin kasi nagsistay pa siya sa mga fat tissues natin or sa mga fat sa loob ng katawan natin. So nagsistay siya doon. So ano yan? Yan yung adek, 'di ba? So ito yung magandang adek, yung vitamins kasi adek means vitamin A, vitamin B, vitamin E and vitamin K. A D E K. So yun yung mnemonics natin diyan sa vitamin adek. So itong mga to fat soluble sila, hindi sila mabilis na excrete. Unlike vitamin C and vitamin B, mabilis silang na excrete sa ating body. So we'll focus more on our vitamin C. So ang vitamin C, hindi yan nagagawa ng katawan natin. It cannot produce vitamin C like other animals like guinea pigs, chimpanzees. Hindi tayo nakaka-produce ng vitamin C. So anong paano natin makukuha yung vitamin C? We give it to ourselves. So ibibigay natin yan sa katawan natin. So napakadaming functions nitong vitamin C kaya we need to give enough vitamin C to our body. So ano nga ba yung mga functions ng vitamin C? So let's go to the next slide. So one important function of vitamin C is immune support. So, vitamin C is important for your immune system. So, bakit ba importante ito sa immune system natin? Vitamin C kasi helps protect leukocytes or white blood cells. Kasi sa blood natin, meron niyang iba't ibang parte. Meron niyang red blood cells, meron niyang platelets, di ba? Asan yung naririnig yung platelets? Kapag may sakit, for example, dengue, bumababa yung platelets, di ba? So, nagbebelong din dyan yung ating white blood cells. Pero hindi lang kasi sa dugo may role ang ating WBC or yung white blood cells natin. May role din yan sa immune system natin. Kaya kung mapapansin nyo, kapag may UTI kayo or urinary tract infection at nag-undergo kayo ng urinalysis, mataas ang WBC. Ibig sabihin, may infection kayo. Bakit tataas yan? Kasi ang tendency, may infection, tataas yung white blood cells mo kasi lalabanan niya yung infection na yon. So, for example nga sa UTI, kaya tumataas yung level of white blood cells. So, ngayon, anong role ni vitamin C in keeping our white blood cells healthy? So, pinoprotektahan niya itong mga white blood cells na to. Kasi again, these white blood cells, sila yung
first line of defense natin against infections. Sila yung unang lalaban sa mga viruses, sa mga bacteria. Kapag na-detect niya na foreign yan, na maaari yung hindi kilala ng katawan mo, so magkakaroon agad ng action yung ating white blood cells or yung ating WBC. So kinakailangan na yung ating WBC healthy. So our vitamin C supports our white blood cells. And that is how vitamin C supports our immune system. Diba? Kaya kung mapapansin nyo, ang daming articles na lumalabas, even the government, DOH, FDA, they say that vitamin C is really good for the immune system. Kasi ito nga yung epekto ng vitamin C sa ating immune system. Pinoprotektahan niya yung ating mga white blood cells. So, moving on to the next benefit of vitamin C is, of course, the antioxidant action. So, we are all familiar with free radicals. So, free radicals, ito yung nakukuha natin sa environment natin. For example, pollution, maaari natin yung makuha dyan. We can also get it from radiation, even from stress, even sa toxins coming from smoking, maaari nating makuha dyan ang free radicals. And free radicals attack our cells. They damage our cells, leading to cellular degeneration, which may lead to cellular death, and maaaring maapektuhan yung mga organs natin dyan. So, yan yung ginagawa ng free radicals. So, ngayon, vitamin C is an antioxidant. Aside from being a vitamin, it is also an antioxidant. So, nilalabanan niya itong mga free radicals na to. Kasi free radical buildup is linked with conditions such as heart disease, stroke, and cancer. So, ang free radicals din kasi minsan nakukuha natin yan because of unhealthy lifestyle. So, kung mapapansin nyo, itong mga diseases na to, like heart disease, stroke, and cancers, malilink din yan sa mga lifestyle diseases. Kumbaga, nade-develop yan all throughout. Although, itong mga sakit na to, pwede siyang mamana. Pero pag hindi siya hereditary, maaari din naman siyang makuha kapag unhealthy lifestyle yung ginagawa natin. So, importante that we have enough antioxidants in our body to fight off these free radicals. Para yung free radicals natin, hindi na siya magkaroon ng pagkakataon na atakihin yung cells natin. Kasi from the first time na pumunta sa atin yung free radicals, meron ka na agad antioxidant. So you give your body enough vitamin C kasi vitamin C is an antioxidant. So yan yung pangalawang benefit natin from vitamin C. So una is the immune support, pangalawa is the antioxidant action. So we move on to the next one. Vitamin C is also important for the smokers. Bakit importante yan sa mga nagsusmoke? Imagine, look at my slide. One puff introduces 3 trillion free radicals onto the lungs. One puff pa lang yan, ha? So imagine, pag naubos mo yung isang stick ng cigarette, gaano kadami ng free radicals ang nabigay niyan sa katawan mo. And again, kung hindi ka nagsustore ng vitamin C sa katawan mo, kung hindi mo nabibigyan ng enough vitamin C yung katawan mo, ang nangyayari diyan yung smoking, yung toxins coming from smoking, ginagamit niya yung tiny stores mo of vitamin C. So unti-unti na nga lang yung vitamin C mo. Sa halip na gagamitin mo yan sa ibang functions like immune support or the antioxidant activity, gagamitin pa yan ng toxins coming from smoking, 'di ba? Para labanan siya. So, yung konti mo magagamit pa dahil sa smoking. So, kawawa yung katawan natin. So, ang smoking kasi can also cause skin constriction. So, kasi may mga toxins tayo sa cigarette na nakakaapekto sa katawan natin. Actually, hindi lang kasi siya sa lungs nakakaapekto. So, kung sa lungs siya, maaari niyang maapektuhan yung mga cells sa loob ng lungs natin, which may lead to inflammation. Kaya kung mapapansin nyo po, yung mga tao na cigarette smoker sila, so for a long time na nagsisigarette sila, mapapansin nyo, karamihan sa kanila, kapag tumagal na nagde-develop sila ng mga lung diseases, madalas sila nagkakaroon ng ganyan. So mas prone sila kasi may risk factor na sila, which is smoking. Unlike dun sa tao na hindi naman nagsusmoke, so wala kang risk factor for smoking, hindi mataas yung risk mo to have a lung problems. Pero dun sa mga smokers, mas mataas yung risk nila. And aside from that, aside from it affecting the lungs, naapektuhan din po nitong skin natin. So as you can see in my slide again, smoking causes skin constriction. Ibig sabihin, lumiliit yung skin natin o lumiliit yung mga daluyan sa skin natin, like yung ating mga blood vessels, lumiliit yan. So ang tendency niyan, less oxygen, less nutrients ang dumaraan dyan kasi maliit yung daanan.
So para kang dadaan sa maliit na kalye, 'di ba? So pag maliit yung kalye, hindi po pwedeng maramihan or salubungan. So minsan one way pa nga lang. So konti lang yung nakakaraan. Unlike kung malaki yan, kung malawak yung highway, 'di ba? Madaming nakakaraan like yung mga expressway. Pero katulad din yan ng blood vessels natin. Kung maliit yan, unti lang yung makakaraan. So kung malaki naman yan, madaming makakadaan. So ang nangyayari dyan, nasa-sacrifice yung oxygen, nasa-sacrifice yung nutrients para sa skin natin. So kung mapapansin nyo, for smokers, yun yung one of the reasons kung bakit yung skin nila mas older tingnan. Hindi siya sing younger looking, sing healthy tingnan, katulad ng mga people who are not smoking, di ba? So, hindi lang sa lungs may epekto ang smoking, even sa skin natin, nakaka-apekto ang smoking. So, importante that you give your body enough vitamin C din. So, pero ang pinakamaganda kasing solusyon dito when it comes to smoking is quit the habit of smoking. Kasi wala namang magagawang maganda po sa atin yung smoking. So, I know it is not easy na basta na lang bitawan kasi meron ka dyan mga mararamdaman like withdrawal symptoms. Ito yung mararamdaman mo kasi bigla mo siyang inalis kasi nasanay yung katawan mo na nandyan siya. So, ang mangyayari, hahanap-hanapin niya yan. So, yan yung mga withdrawal na sinasabi natin. So, you can seek for professional help if you really want to quit smoking. Kasi smoking, again, does not cause any good sa ating body. So, nakaka-apekto na siya sa lungs, nababawasan pa yung levels of vitamin C in our body, plus nakaka-apekto pa siya sa health ng skin natin. So, again, vitamin C is much needed by the smokers. So, next one would be, of course, the skin benefits. And ito yung one of the highlights of our vitamin C. Mas madami tayong pag-uusapan when it comes to the skin benefits of vitamin C. Kasi vitamin C helps maintain a healthy and younger-looking skin. So, aside from the previous benefits na nakukuha natin sa vitamin C, meron din siyang benefits sa skin natin. So, aside from the skin, marami ding tissues ang naaapektuhan ng ating vitamin C. Ano ba yung tissues? Kapag sinabi natin kasing tissues, ito yung nasa loob ng katawan natin na nagsama-samang mga cells. So, these are cells with the same function. So, meron kasi tayong iba't ibang cells sa ating katawan. So, hindi naman iisang klase yan. Madami tayong cells sa katawan natin. And yung mga cells na yan, may iba't ibang function po siya. So ngayon, kapag nagsama-sama ang isang grupo ng cells with the same function, that is a tissue. So kapag naman nagsama-sama yung tissue, that is an organ. So ganun yung ang pagkakabuo ng ating katawan. So ngayon, maraming tissues ang sinusuportahan ng vitamin C. Bakit? Kasi most of these tissues, especially yung connective tissue natin, kinakailangan niya ng collagen. And to produce collagen, you must need vitamin C. Kasi kinakailangan ng vitamin C para magtuloy-tuloy ang production ng collagen. So if you do not have enough vitamin C, so you won't have enough collagen, so po pwedeng masacrifice dyan yung mga connective tissues natin, including our skin. So ano ba yung collagen? Collagen is essential sa ating mga connective tissue kasi yan yung bumubuo sa kanya. So, collagen din yung nagme-maintain sa ating mga connective tissue. Example ng binubuo ng collagen is our joints. Yung joints natin, it is made up of collagen. So, kung wala kang enough vitamin C, so kawawa yung joints mo kasi wala ka ding enough collagen. So, makikita mo rin yan sa skin mo kung hindi ka madalas nagtitake ng vitamin C or hindi ka kumakain ng mga food rich in vitamin C. So, more or less, kulang din yung production of collagen kaya makikita mo yan sa skin mo. Kaya kung mapapansin nyo, ang daming products ngayon na rich in collagen, diba? So even for the hair, for the skin, kinakailangan ng collagen, but you must also need vitamin C. Kasi kahit hindi ka na mag-take ng collagen, basta you have vitamin C, you will support the production of collagen inside your body. So aside from the skin benefits, diba, meron pa tayong mga ibang nabanggit na benefits ng ating vitamin C. So collagen is most abundant structural protein found in our blood vessels. Ano ba yung role ng blood vessels? Blood vessels are
the body's highways. Kasi ang blood vessels ang nagkukonekta sa puso patungo sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. For example, ang blood ang puso natin mapapampi ng dugo, mapapampi ng nutrients, and dadaan din sa blood vessels ng oxygen patungo sa utak. So, importante na ang blood vessels natin is healthy. So, etong mga blood vessels natin, kung may problema to, magkakaroon din ng problema yung pagpunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, and hindi yan maganda para sa katawan natin. So, next one, we also have the muscle. So, importante din sa muscle ang collagen. Kasi, ano ba yung mga muscles natin? So, yan yung nahawakan nyo po, that is muscle. So, may mga muscles na nakapalibot sa mga buto. So, yung mga muscles yan. Of course, our teeth, even our gums, importante din ang collagen. And our bones, importante din ang collagen dyan. And most importantly, the skin. So, collagen is very important for our skin. So, ang collagen kasi for our skin, it acts like a mortar na nag-hold sa skin natin. Kumbaga, siya ba yung parang paste or glue na humahawak sa skin natin altogether, sa cells ng skin natin. So, kung wala kang enough collagen in your body, so, po pwedeng mag-break out yung skin mo or hindi maging healthy yung skin mo. Kasi again, kung walang vitamin C, so, maaari ding masacrifice ang collagen production. So, even stress, di ba? Kung masyado tayo nasa stress, kung marami tayong iniisip, I know na napakadaming problema in our environment nowadays, di ba? Nag-aalala tayo, masyado tayo nag-iisip, and masyado tayo na may problema. But take note that stress can trigger the production of the hormone cortisol. So, ang cortisol is a kind of hormone. So, kapag nasa-stress tayo, ito yung nare-release ng katawan natin. So, marami tayong hormones sa katawan natin. Ano pa ba example ng hormones? For example, sa babae, we have estrogen. Sa lalaki naman, we have testosterone. So, mga hormones yan. And another one is, of course, cortisol. So, cortisol triggers inflammation. So, ano ba yung inflammation? Pag nagkakaroon ng inflammation, naaapektuhan yung ating skin. Kasi maaari ang inflammation, maaari niyang i-break ang collagen. So, kung nasisira yung collagen, nasisira din yung, naaapektuhan din yung health ng ating skin. So, kung stress ka, magmamanifest yan sa skin mo. Kaya, huwag tayo masyadong ma-stress, di ba? So, mag-relax tayo, i-free up natin yung mind natin. Kasi, ang sobrang stress or sobrang pag-iisip ng mga problema, hindi rin yan magdudulot ang maganda sa'yo, di ba? Maapektuhan yung mental and emotional health mo. Even yung pag-produce ng free radicals sa loob ng katawan mo, apektado niyan. And even our skin, maapektuhan din kung palagi kang stress. So, relax lang, di ba? So, hayaan mo yung mga problema natin, masosolve din naman yan. So, huwag natin masyadong isipin yan kasi magmamanifest yan sa health natin. So, collagen helps to keep skin plump and firm. Kaya nga sabi ko sa inyo, signs of stress may be visible to your skin. So, another function of our vitamin C is iron absorption. Sinusuportahan niya yung pag-absorb ng iron. And ano ba yung iron? Iron is a major component of the oxygen carrying protein of the blood, which is hemoglobin. So, ang hemoglobin natin, matatagpuan yan sa dugo natin. So, ang hemoglobin rich in iron yan. So, ang vitamin C, sinusuportahan niya yung ating katawan na mag-absorb ng iron. Kahit pa yung iron mo is from meals or from supplements, tinutulungan ni vitamin C yung katawan natin na i-absorb yan. Kasi iron is important for our blood. Importante yan dyan. So, importante that if you give something to your body, it is absorbed. Kasi kung hindi na-absorb yan, para saan pa yan? Bakit mo pa yan binigay, di ba? So, para ka lang din dyang nag-e-effort. Kunwari, meron kang, may nililigawan ka, di ba? So, nag-e-effort ka sa kanya, pero wala siyang pakialam. Di ba, sayang lang din. Ganun din yung nutrients. Kung nagbibigay ka sa katawan mo ng nutrients na hindi naman na-absorb, ano mangyari dyan? Ilalabas lang yung katawan mo, sayang lang din, diba? So, if you give something to your body, make sure it is absorbed by your body. And vitamin C helps in iron absorption. And next one would be, vitamin C is a stress attacker. Kasi, ang vitamin C, ang pinakaunang nadideplete sa mga tao na alcoholic. Smoker, kanina, napag-usapan na natin. Kasi, diba, ginagamit niya yung
very limited stores mo of vitamin C, kaya madideplete agad siya. And people who are obese. So these people, they need vitamin C more. Kasi mabilis mo mababa yung vitamin C nila sa katawan. So kung mawawala yung vitamin C, di ba, kung bababa yung level of vitamin C, hindi mo ma-enjoy yung benefits of the vitamins, of the vitamin C, di ba? So, importante that you get enough vitamin C. So, yun yung mga benefits natin for vitamin C. So, unang-una would be immune support, di ba? So, pangalawa is, of course, vitamin C is also an antioxidant. Pangatlo, vitamin C is important for the smokers. Pang-apat, vitamin C is important for our connective tissues like the blood vessels. Example din yan, yung muscles natin, bones. Vitamin C is also important for our skin. And vitamin C is important for iron absorption. Lastly, vitamin C is important for people who are obese, for people who are alcoholics and smokers. So, yan yung mga benefits of vitamin C, di ba? Imagine, napakadaming benefits niya. So, why not give our body enough vitamin C? Paano mo ba malalaman kung kulang ka na ng vitamin C? So, you will know that you are lacking vitamin C if for around 3 months, less than 10 milligrams of vitamin C yung nabigay mo sa katawan mo. And that is classified as a disease na kasi that is vitamin C deficiency, which is called scurvy. So, ang scurvy, magmamanifesto sa katawan mo. Ano yung mga pupwedeng maging signs and symptoms of scurvy? So, maaaring naghihina ka, maaaring may anemia ka. So, ibig sabihin, apektado yung dugo mo. So, maaaring nagbi-bleed yung mga gums mo. So, ganun yung mga signs and symptoms of scurvy. Bakit? Kasi, di ba, as you can see, vitamin C helps in the absorption of iron. So, kung may scurvy ka, maaaring magkaroon ka ng problema sa blood. Maaaring magkaroon ka ng anemia. So, vitamin C is important for the teeth, for the gums. So, maaaring magkaroon ka ng bleeding dyan. Kung lacking of vitamin C ka, maaaring manghina ka, fatigue. Ayan, maaaring yung mangyayari sa'yo kung kulang ka sa vitamin C. Kasi again, kung mapapansin nyo, yung mga functions related din sa signs and symptoms. So, kung magkukulang ka of vitamin C, so hindi mo mai-enjoy yung benefit, so maaaring magkaroon ng problema sa health natin. Alam nyo, ang scurvy kasi, mas madala siya noong 18th century. So, napakadaming cases of scurvy noong 18th century. So, na-discover lang nila na ang mga limes pala or yung mga limes natin, yung mga citrus fruits natin is rich in vitamin C. Ang mga madalas kasing naapektuhan ng scurvy would be yung mga sailors. Kasi 'di ba naglalaot sila, matagal sila sa dagat, so hindi sila nakakakuha ng fresh fruits and vegetables. And then nalaman nila na pwede pa lang stock ng matagal itong mga limes na to, itong mga citrus fruits na to. So dinala nila sa dagat, so, dinala nila through their doon sa paglalaot nila. So ngayon itong mga limes na to kinukonsume nila. So right after ma-discover nila na ganoon, bumaba yung cases of scurvy sa mga seafarers kasi meron na silang enough vitamin C in their body. So noong 18th century 'yon. Pero ngayon, you will wonder kasi 21st century na, pero bakit may cases of scurvy pa din? Napakadaming sources of scurvy. Napakadaming sources of vitamin C. For example, yung ating mga prutas at gulay, 'di ba? So, lalo na yung mga citrus fruits natin, oranges, lemons, rich in vitamin C yan. Pero bakit ngayon napakadami pa rin cases of scurvy? So, nagtataka yung ating mga dietitian. So, they conducted a study kung para malaman nila kung bakit napakadami pa rin cases of scurvy. And nalaman nila through this study na ang causes kung bakit may scurvy pa din ngayon is eating food that are from fast foods, yung mga takeouts. Bakit? Kasi vitamin C is a sensitive vitamin. So no matter how rich in vitamin C yung raw ingredients mo, kung lulutuin mo yan, isasubject mo yan sa heat, so maaaring masira yung vitamin C. So tapon yung vitamin C. Wala ding vitamin C na mapupunta doon. So importante that na-prepare natin ng ayos yung food natin. Eh di ba, lalo na sa fast food, mabilisan yung pagluluto dyan, di ba? So punong-puno pa yan ng mga preservatives, ng mga sodium, ang tataas niyan. So nasisira yung vitamin C. Another one is of course microwave.
Diba, we are so familiar with microwave. So, kahit ako aminado ako, I use that para iinit yung mga pagkain natin, diba? So, mas masarap naman talaga, lalo na yung mga niluto mo na, right, the night before, and then kakainin mo kinabukasan, lalo na yung mga soup, diba? Napakasarap naman talaga na mainit siya, lalo na kung malamig yung panahon. So, iinit mo. So, ang tendency niyan, masasubject na naman to heat yung pagkain. So, dahil sa kasi subject sa heat, again, nasisira yung vitamin C. And another factor affecting the cases of scurvy nowadays is, of course, not eating fresh fruits and vegetables. So, minsan nakakaligtaan na natin kainin yan eh, yung fruits and vegetables. Hindi tayo madalas kumakain yan, diba? So, nagkakaroon talaga ng kakulangan sa vitamin C yung ating katawan. And etong mga to, halos sa pa-practice natin to parate, diba? So, lalo na ngayon, diba, bawal lumabas. So, mas madalas pa-deliver ka na lang. Tinatamad magluto, pa-deliver. So, pa-deliver ka, stuck mo sa bahay, init mo na lang. Diba? So, nasa sacrifice yung mga nutrients na dapat makukuha sana natin dito sa mga pagkain to. And, kaya sinabi nila na today, it's about choice. Diba? Mamimili ka na lang. Will you choose that path that will lead you to scurvy or to the deficiency of vitamin C at hindi mo ma-enjoy yung benefits of vitamin C? Or you choose this path na you will take enough fruits and vegetables, that you will practice a healthy lifestyle, so you'll get enough vitamin C. So it's just a matter of choice and it's just a matter of living a healthy lifestyle. So, paano ba natin masasabi that you will get enough vitamin C from fruits and vegetables? So, you have to eat a rainbow. So, ibig sabihin yan, you eat colorful food. Kasi the colorful you eat, the more nutrients you get. So, di ba, merong may pula, may green, may violet, may yellow, may orange, may brown. So, eat a rainbow. Mas makulay, mas maganda. So, ano pa yung servings natin? Aim for around 2 servings of fruits and 5 servings of vegetables daily. So, dapat ganan. Daily yan ha. Sa isang araw, kailangan may 2 servings of fruit and 5 servings of vegetables. And this provides vitamin C plus wide range of other nutrients. Kasi sa mga kulay na yan, sa mga pigment, at tinatawag kasi natin dyan mga pigment. So, iba't ibang kulay, iba't ibang pigment yan. So, mas madaming nutrients. So, ganun kadami dapat yung kinakain natin na fruits and vegetables para makakuha tayo ng enough na vitamin C and other nutrients for our body. So, syempre, piliin natin yung mga fresh. So, for example nyan is yung mga citrus fruits natin. So, we also have the berries, yung mga guava, potato. So, ayan yung mga dapat kinakain natin na fruits and vegetables. On top pa yan, yung mga meals natin na pwede rich din in vitamin C. But here in Yasana, we can offer you a convenient way of taking your vitamin C. So, we have Yasana Policy. So, with Yasana Policy, you will get your daily needed vitamin C. So, but take note that Policy is not a substitute to a balanced diet. Importante pa din na kumakain tayo ng balanced diet and on top of that, we take Policy. So, Policy contains calcium, magnesium, potassium, and zinc ascorbate. So, anong ibig sabihin yan? Bakit po ascorbate yan? Di ba pag vitamin C, ascorbic acid? So, di ba mas kilala natin ang vitamin C na ascorbic acid? So, sinamahan natin siya ng mga minerals like this ones para hindi maging acidic yung vitamin C natin. Kasi di ba from the name itself, ascorbic acid. So, ibig sabihin, acidic siya in nature. So, kapag dumating siya sa katawan mo, binigay mo siya sa katawan mo, pumunta siya sa stomach mo, so you will get hyperacidity. Kasi, acidic yung sikmura, natural yan, acidic yan. So, ngayon naman, bibigyan mo pa siya ng acidic. Acidic plus acidic, hyperacidity. So, kung hyperacidic ka, ang mararamdaman mo dyan, nagkakaroon ka ng pangangasim ng sikmura, sumasakit yung chan mo. So, yan yung mga signs ng hyperacidity. But with our policy, so, sinamahan na natin siya ng minerals, kaya hindi na kayo mag-worry with hyperacidity kasi non-acidic na yung vitamin C natin. So, calcium, magnesium, potassium, and zinc ascorbate. So, may nakita ako ano pong difference ng sodium ascorbate sa dito sa mga ascorbates natin. Iba lang yung vehicle niya. So, ang vehicle niya would be sodium. But with here, our vehicle would be calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, you'll get the minerals and you'll also get the vitamin C, di ba? So, 2-in-1 na siya, hindi lang vitamin C. Kasi yung mga preparations na makikita yun, usually vitamin C lang. But with this one, you also get minerals. So, that is our policy. So,
Vitamin C is associated with mineral salts, and our policy has an improved bioavailability. Ano ang bioavailability? Bioavailability is the process wherein sa katawan natin nako-convert into active form or na-absorb ng katawan natin yung mga nutrients. So, improve na yung bioavailability ng ating policy. So, mas maganda yung absorption niya sa loob ng katawan natin. And to prove that, we have a study. So, meron tayong study na kinonduct, policy versus ascorbic acid alone. So, as you can see in the study, kung makikita nyo po, so let me just use a highlighter para mas maganda, makita natin. Ayan. So, kung makikita nyo po, yung vitamin C natin, yung policy natin is this orange one. So, ayan. So, nasusundan nyo po ba? So, yan yung policy natin. And yung ascorbic acid alone would be the blue one. Diba? Unang tingin mo pa lang sa graph, kita mo na mas mataas yung orange one. And that is our policy. So, in terms of pag-peak or pagtaas niya sa level ng ating dugo, mas mataas ang policy. So, ito yung oras. So, nagpipik siya at this 4 hours, at this 2 hours, at this, nakikita nyo, peak talaga yung policy natin. Although, nagpipik din naman ng ascorbic acid, pero mas mataas yung ating policy. And kahit bumababa na siya, bumababa na yung level niya sa ating katawan, mas mataas pa din yung policy compared sa any ascorbic acid alone. So, ito yung level ng plasma vitamin C or yung vitamin C sa dugo natin. So, di ba, kitang-kita mo yan, kahit hindi nyo po yan i-explain sa ibang tao, pag tingin nila sa graph, ay mas mataas talaga yung orange one. So, the orange one would be the policy. So, yan yung study conducted sa ating policy compared sa any ascorbic acid alone. So, if you want to know more about this study, you can go to asktheScientist.com. So, that is Pharmacokinetics of Policy versus Ascorbic Acid. So, published yun doon sa asktheScientist.com. So, basically, yun din naman yung hindi naman yung findings na sa study. So, if you just want to know more about the study, kung ano ba yung naging method natin, kung ano ba yung mga variables natin, ano ba yung mga na-contribute sa study na to, so you can go to asktheScientist.com. But yung results niyan is yun pa din. Vitamin C found in our policy is better when it comes to bioavailability. So some questions that are raised would be policy versus proflavanol C. So ano po bang i-take ko sa dalawa? Paano ko po ba malalaman kung alin yung para sa akin sa dalawa? So unang-una, we have to differentiate yung ingredients nito. So policy contains vitamin C, minerals, and bioflavonoids. Samantalang ang proflavanol C100 naman, it contains naman yung ating grapeseed extract, wala po ito sa policy, and of course, vitamin C. So ano yung common sa kanilang dalawa? The common would be vitamin C. So yun yung common sa kanila. Pero magkaiba yan ng amount. Policy contains 600 milligrams of vitamin C, while proflavanol C100, it contains 300 milligrams of 300 milligrams of vitamin C. So, yun yung difference nilang dalawa when it comes to the ingredients. So, ngayon naman, punta naman tayo sa functions nila, sa benefits nila sa health natin. Kung mapapansin nyo, di ba, policy for overall health yan. Di ba, nakita natin yung mga benefits kanina. But with our proflavanol C100, so, eto naman, for cardiovascular health. Sa puso, sa blood vessel. So, yun yung function niya. So, if you're more into supporting your heart, if you're more into supporting your blood vessels, your circulation, dun ka sa proflavanol C100. But if you're more into your skin, di ba? More into your immune support, you go with policy. So, yun yung ang pagpili natin kung ano ba yung right for us. So, policy is different from other vitamin C kasi it contains a range of vitamin C plus it has citrus bioflavonoids. Ano yung mga bioflavonoids natin? Bioflavonoids kasi natin, matatagpuan po natin yan sa mga bark of the tree, sa mga balat ng mga putas at gulay, sa mga buto-buto. Yun yung matatagpuan natin dyan. Pero commonly yan yung hindi natin kinakain, di ba? Tinatapon natin yan. Kakainin ba natin ang buto ng mangga? Hindi. Kakainin natin yung balat ng kalabasa? Hindi, di ba? So, tinatapon natin yan. Maghangat-ngat ba tayo ng bark ng puno? Hindi rin po, di ba? So, anong nangyayari dyan?
is tinatapon natin yan. So, hindi tayo nakakakuha ng enough bioflavonoids. And bioflavonoids are important antioxidants for our body. Aside from that, bioflavonoids are also needed in the absorption of vitamin C. So, merong studies na nagsasabi na taking bioflavonoids and vitamin C together is better than taking them alone. So, for example, you take a separate bioflavonoids, you take separate vitamin C, yung function yan is hindi katulad ng function kapag magkasama silang tinitake. Kumbaga, kung magkasama sila, ang magiging function niyan, 1 plus 1 is equal to 3. So, yun yung tinatawag nating synergism. So, in pharmacy kasi, meron tayong tinatawag na additive effect, may tinatawag tayo na synergistic effect, may tinatawag din tayo na antagonistic effect. So, kapag sinabi nating additive, 1 plus 1 is equal to 2. Kumbaga, pinag-add mo lang siya. Kapag sinabi nating synergistic yung effect niya, 1 plus 1 is equal to 3. Kumbaga, silang dalawa together is better than magkahiwalay sila. So, ganun yun. So, pag antagonistic naman, 1 plus 1 is equal to 0. Kumbaga, pag pinagsama mo sila, walang epekto kasi magka-contra sila ng effect. So, again, bioflavonoids and vitamin C are best when taken when they are taken together. So, that is our USANA policy. So, our USANA policy is intended for 18 years old and above. Meron ako mga nakitang questions. Chat box natin pang ilang taon po ang policy. 18 years old and above po. Kasi, ang vitamin C for the kids, mas mababa siya compared dito. And of course, malalaking tableta to. So, hindi natin siya po pwedeng ipatake sa mga bata. Okay? So, yun pong ating policy. So, 600 milligrams ang laman niya ng vitamin C. So, ang body natin, it can absorb up to 1,200 milligrams of vitamin C. Let's say, for example, na sobrang dami yung vitamin C pala na binigay sa katawan mo. Ay, napakaganda pala ng benefits ng vitamin C. So, take ako ng madami. So, for example, you take 4 tabs of vitamin C. Ano mangyayari dyan? Ilalabas lang yan ng katawan mo. Kasi, again, sabi ko, in the first part of our training, vitamin C is a highly water-soluble vitamin. Kung hindi na yan kailangan ng katawan mo, kung maximum na yung vitamin C sa loob ng katawan mo, iihi mo lang yan. Sino nag-benefit? Diba? Yung CR sa vitamin C. Kasi ipa-flush mo lang yan, kasi iihi mo lang yan. So, itong ating vitamin C found in a policy, ang na-absorb is 1,200 milligrams. Yun yung normal. So, vitamin C found in policy is recommended to be taken at least twice a day para at least 1,200 and spread it out throughout the day. For example, umaga one tub of vitamin C, sa gabi, one tub of vitamin C. So, kinakailangan magkahiwalay kasi kung iti-take mo yan all at once, maaari din na iihi mo lang yan. Diba? So, importante na pinaghihiwalay natin siya. So, minsan, maganda din na naghihiwalay. So, umaga at gabi. So, pagka magkasama kasi, mabilis, ma-excrete. So, sayang naman yung ating policy. So, may nakita akong question, bakit po may ascorbic acid? So, tama naman yung tanong, bakit po may ascorbic acid? Pero sabi nyo po, ascorbate yan. Pero sabi nyo po, nan-acid yan. So, ito kasi, when you say kasi ascorbic acid, ito talaga yung pangalan ng vitamin C. So, yan talaga. So, madadala yan sa katawan mo as ascorbic acid. So, kapag in-apply natin, so kasi syempre ang mga pangalan kasi ng ating mga nutritionals here in USANA, ina-apply natin yan sa Food and Drug Administration. So, kung anong ma-approve nila na pangalan, so yun yung magiging pangalan ng ating mga products. So, ito, ascorbic acid is found on the label of our policy kasi ito yung pangalan talaga ng vitamin C. Pero as you can see, makikita nyo po sa likod, sa ingredients natin, if you check the label, so makikita nyo, ascorbate yan. So yun yung explanation natin dyan, di ba? So yun yung pangalan niya. Talaga, kaya ascorbic acid pa rin yung nandyan. So as you can see kasi sa box na yan, so that is the generic name of our vitamin C, yung mga nakabox. So, kung makikita nyo po dun sa mga labels, kapag nakabox yan, that is the generic name, and sa baba yan, that is the brand name. So, the generic name of our policy is, of course, ascorbic acid plus citrus bioflavonoids extract plus rutin plus quercetin dihydrate. So, ano yung classification niya? Vitamins, and the brand name would be policy. So, yun yung ating label. So, check the label. Nakita ko sa chat, check the label. Importante na alam natin ang label. Kahit sa ang bagay, dapat alam natin yung label. Kasi pag walang label, magulo, di ba? So, that is the benefits of vitamin C and that is policy. So, I hope you learned something from me this afternoon. So, if you have more questions, if you have clarifications and suggestions,
you can email me at marielle.prilly@yasanainc.com. And for more readings, if you also want to check out the study conducted for policy, you can go to askthescientist.com. So, thank you very much, everyone. So, I hope ma-apply natin yung mga natutunan natin ngayon in our daily lives. Always practice a healthy lifestyle. And on top of a healthy lifestyle, you take supplements. Kasi supplements naman is not... supplements are not a substitute for a balanced diet. So, kinakailangan kumakain ng tama, active lifestyle, minimize stress, and of course, on top of that is supplementation. So again, thank you very much, everyone. Again, I am Marielle Prilly, the pharmacist of USANA Philippines.